Yo! What's up mga tol? Welcome back dito sa ating channel! At kung bago ka lang dito sa channel ko, libre subscribe! Kung gusto mo lang, hindi naman kita pipilitin, hindi naman ako namimilit. Itong gagawin ko, para sa mga gustong pumasok sa construction. Kailangan, kung ikaw ay papasok sa construction, maganda, alam mo to kung paano gamitin. Ito ang tinatawag na angle grinder. Para saan to? Pwede itong pang putol, pang grind, pang kinis, basta mga ganun. Ituturo ko dito kung paano ito gamitin, tapos kung paano magpalit ng carbon, mga ganun. Kasi isa sa minimaintain dito, yung carbon. Kasi pag nabubos yun, dito gagana o sa iba kasi nasisira pagka naubos yung carbon, hindi mo namamalayan. Ito naman ang kagandahan sa grinder na to. Kapag naubos yung carbon niya, hindi lang siya andar. Ayun ang kagandahan dito. Okay, pisa natin. Meron tayo ditong tatlong talim. Ito para sa mga tiles. Kasi ito, pang bakal na pang cutting. Cutting ng tiles, cutting ng bakal, pang grind ng bakal. Ito yung ano niya, susi o yung key. Para matanggal mo yung talim. Lapit ka dito. Ito, pagtatanggalin natin to, counterclockwise, pakaliwa. Ito yung pin. Yung pin niya para mag-stopper dito, para hindi siya umiikot. Ayan, umiikot kasi yan, pero pag pinindot mo to, magsushoot siya sa butas niya, may butas yan sa loob. Ayan, maglalak na yan. Ayan. Okay, tatanggalin natin to gamit tong susi. Shoot lang natin dyan. Pakaliwa. Ayan. Kasi isa pa, maganda meron kang cover for safety yan, hindi yan tinatanggal. Pero yung iba, yung mga mahihiram tayo, nakatanggal na. Basta ingat lang, ingat lagi. Ayan. Paano ito ilalagay? Kanyari, natanggal mo. Nalagay natin tong grinding. Ito kasing ano yan, pinaka thread niya, yung lock. Kung makikita nyo, mayroon sa ditong hub. Hub yata tawag dito. Basta naka, di siya pantay. Makikita nyo, di siya pantay. Ayan. Pasok mo dyan. Ito naman, itong isa naman. Ito, para sa mga grinding tsaka cutting. Ito naman, para sa tiles. Sukat siya para sa tiles. Yun sa pang tiles na cutting. Ito. Ayan, sukat yan dyan. Tapos, pag babalik na rin mo lang, ayan, hindi siya, ano, naglalaro siya, mayroon siyang play. Kasi, pang ano siya, pang cutting disc para sa bakal. Ayan, oh. Hindi naman siya pwede dito sa kabila kasi hindi mo maisushoot. Ayan ang gamit niya. Tapos mayroon siyang ano ba tawag dito? Basta slotted siya. Ayan, slotted. Na kailangan, nakalapat. Nakalapat yan pag ginabit mo. Okay. Tapos ito, kabit naman natin yung grinding disc. Itong ano na to, yung dito ka sa mayroong nakalabas. Sila, ipapasok mo dyan sa butas. Hindi ganito ang pagkabit niyan. Pag sa grinding, nakaganto dapat ang kabit. Ito. Ayan. Mga ganyan siya. Ayan ang pagkabit ng grinding. Pero kung cutting disc naman, ayan. Okay lang siguro kahit magkapalit yan. Ganyan. Kasi ganun din naman yun eh. Ito naman, ito ang ipang
kakabit natin. Ayan, ganyan. Nakalabas naman to, yung para sa grinding, nakalabas. Para naka-flat, nakalapat siya. Nakalapat siya dito. Ayan. Ayan. Tapos, higpitan mo lang. Yung paghihigpit, yung saktong higpit lang. Huwag yung sobrang higpit kasi minsan, mahirap tanggalin. Minsan, mahirapan ka gamitin to. Kaya yung iba, diskarte. Wala sila na, kunyari, concrete nail, tapos ipapaluan nila para matanggal lang. Kasi ito naman, ito namang cover. Ayan, meron lang siyang screw. Ayan, luwagan mo lang. Tapos, ayan, ikot mo lang. Ngayon, testing natin magputol. Ah, mamaya na pala, kasi buksan muna natin to. Pakikita ko sa inyo yung loob ng grinder, yung carbon niya, yung carbon. Buksan natin. Yung ibang grinder, yung carbon niya, na pwede nang tanggalin dito sa gilid, sa dalawang gilid, magkabilaan. Pero ito, tatanggalin muna natin yung cover para masilip natin carbon. Parang ganito yung iba, oh. Tingnan nyo ito. Parang ganito yung iba, yung ibang style, ganyan. Ganyan yung style ng iba. Nandito yan. Okay, shoutout nga pala sa ating taga-video, si JM. JM Works. Oh, eto. Ito yung carbon. Kaya, kulang ang panungkip. So, eto. Pero pwede rin naman na kung meron kang long nose. Ayun ang pang ano. Long nose. Hindi ako nagpa-promote ng brand dito. Pero kung sponsoran nyo ako, bakit hindi? Yung ano natin, long nose, oh. Sulit na ito, eh. Oh. Yan, yan ang carbon. O yung carbon brush. Yan, makapal pa siya, mahaba pa. Kagandahan dito, ayun nga, sabi ko kanina. Kasi, nangyari, naubos siya. Yan, oh. Ngayon, naubos na yan. Nalagay natin. Hindi siya sasayad dun sa pinaka rotor. Yung tanso na ano. Yung tanso dyan na rotor yata yun. Yata, ano, puro yata. Okay, babalik na natin. Ganun lang din naman yan sa kabila. Parehas lang yan. Set mo lang na ganyan. Iba-ibang klase ito. Yung iba, merong spring. Ito, wala. Ito na yung pinaka-spring niya. Yung magtutulak sa kanya. Kasi susut lang natin yan. Ayun na. Yun lang yun. Nilay loob nyan. Ganun lang magpalit. Ganun lang magbaklas, magkabit. Balik mo lang. Isa to sa ano, pinakadelikadong gamit. Pagka bara-bara ka, tira ka ng tiro. Pwedeng maputol kamay mo dito. So, testing natin. Pag na.
Okay. Check ko lang, mahigpit. Ngayon, unahin natin cutting disc. Pero siyempre, kailangan meron kang ano. Ayan, salamin. Saka gloves. Kung meron kang gloves, gamitin mo yung gloves nyo. For safety yan. Di bali nang sabihin ng iba, mukha kang ingot. Kasi nakasalamin ka, nakagloves ka. For safety natin yan. O sample, putol tayo na angle bar. Puno medya to. Sample lang to ah. Siyempre, konti lang. Sayang material. Kita man natin. Ayan, pag angle bar, maganda meron kang kahoy na 2x2 o kaya 2x1 yata ito. 1 medya. Basta, pangalso. Maganda, may pangalso ka pag angle bar yung puputulin. Kasi mahirap magputol lang nakaganto yung pwesto. Ayan. Nakaganyan. Mahirap magputol niyan. Pwede kang masiraan ng talim. Basta, mas maganda, para sa akin, meron nga pangalso. Ayan. Okay, sample. Ayan to. Ayan, ganyan ang pwesto niyan. Una mong gagawin, padaanan mo lang muna yan. Guhitan mo lang muna, gamit yung talim. Guhitan mo lang. Okay, mabuksan natin. Ito yung switch niya. Yun, una, parang papadaanan mo lang siya. Tapos, unti-unti, dito ka sa dulo, umpisa. Gaanan, magaan lang, kahit magaan lang yung kamay mo, wag mong sobrang diinan. Kasi baka mabali yung tali mo, lumipad. Ano lang. Di baling mabagal eh, kung bago ka lang naman. No, isa pa. Yun, ganun lang. Testing naman natin yung flat bar, mga round bar, mga square bar. Mas madali yun kaysa sa angle bar. Kasi angle bar, itong angle bar, minsan, kapag yung pwesto ng angle bar mo di maganda, pwede kasing kumakain siya, mayroon siyang time na parang lumalaban. Ganun. Kaya maganda, meron kang pangalso. 2x2. O kaya, kahit anong pangalso, kahoy. Basta yung naka-flat lang siyang ganyan. Naka-flat. Ganyan yung pwesto. Okay, next natin. Grind. Grind naman tayo. Grinding naman. Yung susi ko, nilagay ko lang sa dulo para for safety din yan. Kasi huwag natin tatanggalin ito nung nakasaksak. Siyempre, mamaya, hindi natin masabi. Basta, advance ka dapat mag-isip. Mga hazard yan eh. For safety mo yan. Oh, ulitin ko, ito ah. Ayan, yung pagkatanggal ko, naka-ganyan, naka-flat. Ito yung flat.
Ngayon, palit tayo ng grinding. Grinding. Mamaya, subukan din natin mag-cut ng tiles. Ito naman. Binaliktad ko. Ito'y kanina, nakaganon sa cutting. Ngayon, ayan. Yung merong... Hindi sa flat. Yung merong hub. Basta merong nakalabas. Huwag naman di sobrang higpit. Basta yung hindi lang matatanggal. Ngayon, iuhusad ko to kasi mag-grind ako. Dito ko patatamain. Ayan, nakaganyan ka. Dito ko patatamain yung gagrind ko. Nakaganyan ako. Kaya iuhusad natin tong cover. Ito. Yung ginawa ko kasi dito, hindi ko ito inihigpitan ng sobra yung cover. Para madali kong nauhusad kung magkakating ako. Kung mag-grind ako, lalaroin ko lang na ganyan. Basta yung hindi lang siya mahuhulog, yung hindi lang siya lalabas. Okay na sa akin yun. Wala ba? Teka. Isa pa pala. Kapag mag-grind ka, titingnan mo kung saan tumatalsik yung kinagrind mo. Kasi baka mamaya may tao dun magalit sa'yo. Pag tinasigan siya, kaya matasigan siya sa mata. Oh, yari ka. Mahalang pabunot ng mga puwing-puwing ngayon. Mga nasa 2.5 yata. Ito salamin, 50 pesos. Diba? Pag salamin, gana lang. Kaso, syempre, titingnan mo rin yung tinatalsigan. Flat na yan. Nice na yan. Nakukuha na yun ang pintura. Ganun lang. Ngayon, papalit na tayo ng talim ng tile para sa tiles. Ayan. Ganun lang ulit. Lock lang natin. Pindutin natin to. Tapos lock. Tapos counterclockwise. Ngayon, ito naman, iikot natin para sa tiles. Kahit naman din magbaliktad yung dalawa na yan. Okay lang yan. Kasi ito, yung flat ulit. Lalagay natin. Huwag to ah. Huwag, hindi pa ganito ah. Ganito. Ulit-ulit ako ano. Teka, usad ko pala. Usad ko muna. Pasok ulit. Ganun lang ulit to, parang yung bakal. Una, guguhitan ko lang muna siya gamit yung talim. Ayan, guguhitan lang natin yan. Isang manipis lang na pasada muna. Tapos, ang pinangguhit ko dito, parang pentel 10. Kasi pag
Pag para pagka lapis ang pinangguhit natin, okay, mga ball pen lapis. Hindi siya kumukulay, eto. Kumukulay yung pentel pen. Kailangan meron kang kahoy o kaya plywood, plywood. Lalo pag ganito yung flooring mo, naka-tiles. Pero kung sa labas naman, kung mga rough naman yung ano mo, sa mga kalsada, pwede naman kahit walang ganito. Pero mas maganda may plywood. O yun lang guys, sana may natutuhan kayo. Gusto ko lang malaman na kung sino yung mga tumatapos ng video na to, sabihin nyo. Comment lang kayo, power! Okay guys, maraming salamat. Sana may natutuhan kayo. Don't forget to subscribe. Okay, thank you.